Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, collective love reading po ito. And by the way, Merry Christmas nga po pala sa lahat. Ano? So, collective reading ito. Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang. May next readings pa naman tayo. And feel free to check our other videos. Or kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo na lang po yan sa Facebook. Siya kasi pwede magbigay ng personal reading sa inyo, okay? So kung gusto mo rin mag-avail ng pampaswerte, sa kanya ka na lang mag-message, mag-inquire. Okay, for collectives, let's start your reading. Kunin natin main energy mo. Alam mo, nagkakaroon tayo, nakakita ako ng problema sa iyo na may kinalaman sa iyong stability, money, ano. Hindi to para sa lahat, guys. Yung iba sa inyo, kung hindi ikaw to, pwedeng ito yung side ng person mo. Kasi yung iba sa inyo, nakukuha ko yung side mo sa kabila eh. But anyway, nakukuha ko natin dito sa main energy mo, nagkakaroon ka ng problema sa iyong stability. Well, nakita ko na sa iyo rin ang problema, no. Kasi nakikita natin na meron kang specific offer na tinanggihan dito, hindi mo tinanggap with the Page of Swords, masyado ka naging immature sa pagdedesisyon sa part na yon. So nilayuan mo, iniwasan mo, hindi mo tinanggap, no? Kasi mas may nakita kang maaring better opportunity, or mas tingin mo yun yung magbibigay sa iyo ng mas malaking opportunity. So yun yung ginrab mo, yung iba. But I feel like mas nakikita natin na mas magbibigay ng marami sana itong opportunity na ito, na kaya ka nagkakaproblema ngayon. Is yung iba sa inyo, pwedeng tinanggihan mo ko ano yung opportunity na dapat yun ang inaccept mo. So, yun yung main energy mo. So, who is this person that you're dealing with? Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for our collectives, please. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for our collectives, please. One last shuffle for our collectives, please. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? The Two of Cups, nakakita ko ng mutual understanding or mutual connect, mutual love, ayan. Pwedeng may soulmate energy eh. Malakas yung soulmate energy dito. Pareho kayo ng emotions nitong taong to. Nagpapakita siya as the Queen of Pentacles. Maybe itong person na ito, marami siyang kayang i-offer, gustong i-offer, or kayang i-offer because it could be dealing with a very stable person. Ayan, and yeah, may soulmate energy dito sa taong to. Na lumalabas din yung Empress dito, which is nararamdaman din natin yung energy ng person mo dito. Pwedeng malaki yung paghanga or pagkagusto mo dito sa taong to kasi he or she is the Empress, you know. Meron siya ng everything na gusto mo or kailangan mo, parang ganon. And also siya yung Queen of Pentacles and maybe a very spiritual person. Itong person na ito is... pwedeng umiiwas siya sa'yo. Pero hindi naman totally eh. Umiiwas siya in a way na hindi siya masyado nagpaparamdam or what. Pero alam naman niya na may kakayahan ka na lumapit or gumawa ng actions or magsalita sa kanya or makipag-communicate sa kanya or what. This person is definitely thinking of you. Iniisip ka nitong person na ito. Pero yun nga, pwedeng... ano, hindi muna siya gumagawa ng anything ngayon. Hindi lang siya nagpaparamdam, ganun. Pero kasi alam naman niya, nagagawa ka naman ng paraan just in case na gusto mong makausap siya or what. So, pwedeng may choices itong person na ito with the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. Pwedeng may choices siya. Pag may binabanggit akong zodiac sign, energies lang yan, ha? At hindi yung pinaka-zodiac sign ng person mo. Okay. You're mirroring each other. So, yung iba...
this could be a twin flame connection. Ano nasa isip mo regarding this person? Spirit guides, angel guides, ano nasa isip mo? The Eight of Swords, hindi ko nakikita ang ino-open mo ang sarili mo sa kanya. But you see yourself as the King of Pentacles. So nakikita mo na parang ito yung taong para sa akin, meant to be kami nitong person ito. Parang soulmate. Maybe you also feel the connection here. So yeah. I feel like gusto mo rin mag-offer dito sa person ito ng maybe new beginning with the Ace of Pentacles, pero maaring hindi mo muna ginagawa sa ngayon because you're waiting for some kind of ending. Oh, naghihintay ka ng some kind of ending. I feel like marami kang wish para sa inyo nitong person na to. So, ano nasa isip nitong person na to towards you? Ano nasa isip niya patungkol sa'yo? Spirit guides, angel guides for our collectives. Okay, nasa isip niya patungkol sa'yo is the Four of Pentacles. Nagtatry siya mag-save ng money. The Seven of Pentacles. Alam mo itong pena. Nakakita ka ng person dito na kahit wala siyang ginagawa, nagkakapera siya. Kahit natutulog siya, may perang dumadating sa kanya. I don't know why, but maybe kasi dun sa mga sideline niya, sa job niya, sa career niya, could be someone na wala, kahit wala siyang ginagawa, dumadating sa kanya ang pera. So, I don't know why. May kinalaman siguro yun sa job niya or career niya. Nakakaamoy ako ng Jollibee. This could be a reading. So, pwedeng recently lang is kumain ka sa Jollibee. Ah, Jollibee talaga. Jollibee or yung mga kilalang fast food. This could be a reading. So, emotions mo towards your person. Anong emotion mo para towards this person? Spirit guys, angel guys. The Justice card. The Star. You want marriage. Yun yung pangarap mo dito sa person with the Star, Aquarius energy. This is your wish. This is your pangarap. You want marriage towards this person. You want victory with the Six of Wands. And pwedeng masyadong nagiging matagal yung parang sa inyo. And regarding sa emotions mo, parang hindi ko na nakukuha yung emotions mo dito, pero maybe kasi yung soul connection ninyo, kasi pakiramdam mo soulmate kayo, ganun. But the emotions, maybe hindi ka ganun kasigurado, kasi maybe kine-question mo pa yung emotions mo towards this person, pero alam mo that this is your soulmate, this is the one for you. That's weird, pero ramdam mo yung soulmate connection kasi, so kahit hindi pa ganun yung love, is alam mo parang siya yung soulmate mo, parang may something ganun. So ano yung emotions niya para sa iyo? The Moon, yeah, this is your soulmate, guys. The Moon is here, Pisces energy. So ito nga yung soulmate mo. Ewan ko kung ba't pinagdududahan mo pa yun, pero this is your soulmate. Oh sige, anong emotions niyo towards each other? Let's ask that. Okay, your emotions sa Six of Swords. Okay, pareho kayo nagtatry mag-move on. Ano to? Bakit pa-weirdo ng pa-weirdo yung reading? But anyway, nagtatry kayo pareho mag-move on. So maybe ang ginagawa nyo ngayon is fighting your emotions. Yan. Pwedeng nilalabanan nyo yung emotions nyo kasi tinatry nyo mag-move on regarding the connection or what. So pwedeng ramdam nyo rin pareho yung connection. But with the Death card, Scorpio energy, you're trying your best na mag-focus sa sarili mo, and then maybe yung person nito is ganun din. Yeah, you're trying to end the connection sa inyong dalawa, but it's hard kasi with the Six of Cups, may ano talaga, undeniable connection sa inyong dalawa. Hindi nyo ma-deny yan eh. And guys, no, ngayon ko lang na nakita, nasa iyo yung Star and nasa person mo yung The Moon. So definitely, this is a soulmate connection. And actually, okay. So maybe siya lang ang nakikita mo, wala kang makitang ibang katulad niya. Yeah, yung emotions mo, wala kang ibang, so maybe yung iba sa inyo tinatry mo rin maghanap ng katulad niya, pero wala kang makitang katulad niya. And then yung person mo naman is that, alam niyang nandyan ka lang. Okay, both of you are shining, by the way. So hindi naman niya napapansin din yung iba, pero
wala lang muna din siya pakialam sa'yo ngayon, parang ganun. And wala ka rin munang, tinatry niya yung best niya na huwag pakialaman yung bawat isa. So what will happen in the near future for the both of you? The Three of Cups and the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces energy. If this is your soulmate, definitely may reconciliation sa inyong dalawa. The Devil is here, Capricorn energy, and the Ten of Pentacles, reconciliation na may kinalaman sa pera. Yeah, Capricorn energy, Aries, Leo, Sagittarius energy, magiging masaya kayo eh. In the future, the Sun and the Ten of Wands is here. Yeah, kasi makukomplete nyo yung isa't isa eh. So, nakikita natin magiging masaya. But I would like to clarify itong the Devil. What's with the Devil? The Devil is clarified by the Six of Pentacles. So, may pagtutulungan na may ginalaman sa pera. And pwedeng itong connection na ito is kunwari pera, pero nandun pa rin yung love sa isa't isa. Okay. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess, Tarot Madam P, TV Virgo, Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.